Hello sa inyo mga kasari. Good morning po sa inyong lahat. Today is Friday at kasalukuyang umuulan po mga kasari at wala masyadong bumibili. Although kanina guys, may mga nagbilihan na, meron na tayong Buena Mano. Medyo madilim pa dumating yung ating Buena Mano. Papakita ko sa inyo guys yung status ng labas kasi kanina pa po umuulan dito sa amin. Kasari, ayan, ipapakita ko sa inyo yung status ng labas. Hindi na po sobrang lakas ng ulan. Bali, ambon na lang po mga kasari. Ayan, oh, makikita nyo, may tumutulo pa at basa pa yung sahig. Hindi siya as in sobrang lakas na ulan. Pero yan guys, yung nakakasama ng pakiramdam. Yan yung ulan or ambon na nakakalagnat. Kaya, ayun mga kasari, ingat kayo dyan kung saan man kayo. Ayan, magpayong kayo. So, ngayon guys, i-share ko sa inyo yung mga ganap ngayong Friday dito sa aking tindahan. Bali ngayon guys, pupunta yung kukuha ng order ko sa Pure Gold, yung pinaka-agent. So, tuwing Friday po sila dumadating. Pero nitong mga nakaraan ay hindi ako nag-o-order sa kanila po mga kasari kasi ibang araw po ako pumupunta sa Pure Gold. Medyo, ayan, nagaano guys yung aking camera. Palubat na kasi guys yung aking cellphone kaya medyo naglo-loko. Wait lang mga kasari, ayusin ko lang. Ayan po mga kasari, naayos ko na po yung aking cellphone at nakapag-charge na din po ako ng konti. Kapag ganito pong medyo hindi maganda ang panahon at wala masyadong bumibili, minimake sure ko guys na productive yung aking katawan dito sa aking tindahan. At ngayon nga po, araw ng Friday, nag-check-check po ako ng aking mga stocks or paninda dito sa tindahan kasi nga po, diba, dadating ngayon ang agent ng Pure Gold para kuhanin yung mga order ko. And kanina, sa pag-check ko ng aking mga paninda, yan, yung mga paninda ko dyan, naglista na po ako dito ng mga o-orderin ko nga. At ayan guys, yung mga nalista ko. Ayan siya. Dito pa sa kabila. And then, ito. Medyo kukunti pa yan mga kasari. Halos hindi pa umiikot yung aking mata. Hindi pa lahat yan ay naililista ko dyan. So, nakahanda naman. Mamaya pa naman ang dating ng agent ng Pure Gold. Siguro mga 9 or 10 a.m. pa ang dating niya. Kaya sa pag-iikot ng mata ko, mga kasari, napansin ko, ayan, di ba, may mga bakante na at nalista ko na naman yan dito sa ating maliit na notebook. Napansin ko din yung mga display ko. Hindi pa ako, guys, nakakapag-refill. Dito sa Silver Swan, wala akong pang-refill dyan. Pero dito sa ketchup, iisa na, guys, yung ketchup po. Tapos hindi pa pantay-pantay yung ating display. Tapos ayan o, hindi pa maayos yung pagkakadisplay natin ng patis. Gulo-gulo pa. Kailangan nating ayusin yan para presentable naman, diba guys? Magandang tingnan. Gusto ko yung pantay-pantay. Yung ganyan ba guys? So kukuha tayo ng ketchup at toyo. Napansin ko kukunti na yung nakadisplay. Kuha tayo dito sa ating drawer ng mga condiments. Meron ako nito guys kasi 'di ba nag-order ako sa malapit na wholesaler. Na-vlog ko naman 'yun guys. So kuha tayo ng mga apat na ketchup. Ayan, bago ko 'yan i-display, lalagyan ko 'yan ng presyo para in case na hindi ako nagtitinda, may presyong nakalagay. Ayan, dalawa lang na toyo kasi meron pang tatlo o dalawa doon sa estante. So, ayan. Kuha tayo dito. Then, ilalagay natin dito sa lamesa. So, ganyan guys yung routine ko tuwing umaga. Nasaan ba yung price labeler ko? Ito. Ito guys, napaka-useful nitong price labeler na na-order ko sa Lazada. Napakaganda niya guys kasi hindi na ako magastos sa pentel pen. Alam niyo naman ang pentel pen medyo pricey.
At ito, medyo paubos na. Hindi na siya tumitinta ng gaano, guys. Ano na, mahina na yung tinta niya. Hindi na ako bumibili ng Pentel kasi meron na akong price labeler. Ayan, guys. So, lalagyan ko lang to, guys, ng presyo. And, ayun, i-display na natin dito sa ating estante. Ngayon naman po, mga kasari, is maglalagay naman tayo ng presyo sa ating toyo at ketchup gamit itong aking price labeler. Ayan, naset ko na siya sa 12 pesos kasi parehas namang 12 pesos ang presyo niyan, yung toyo at ketchup ko na yan. And mahalaga talaga, guys, na naglalagay tayo ng presyo kasi kapag hindi tayo ang nagbabantay sa ating store, ay malalaman nung pinagbantay natin yung presyo ng item. And dyan naman, guys, isasalansan ko naman sa ating estante, i-arrange natin ng maayos kasi nagulo-gulo siya noong nakaraang gabi kasi hindi ako, guys, ang nag-close at nagtinda nung bandang gabi na kasi ako ay nasa loob ng bahay, si Jowa ang nagbabantay. Alam niyo naman ang mga lalaki, guys, hindi maaasahan sa pag-arrange ng ating mga paninda. So, ayan, medyo patapos na ako, mga kasari. And, ayan, last na yan. Taran! Ayan po, mga kasari, tapos na po tayong mag-refill ng ketchup at toyo sa ating estante. At hindi na siya kakaunti or iisa na lang kasi, ayan, guys, isinalansan ko ng maayos. Ayan. Yan ang gusto ko sa, ano, display ko, guys, sa arrangement ng aking mga paninda, yung nasa ayos at pantay-pantay para kapag nakita ni customer, maganda siyang tingnan. Tapos, yung iba, guys, wala akong pang refill niyan. Mag-o-order pa lang tayo sa Pure Gold. So, yung, yan, guys, yung gawain ko tuwing umaga. Bukod sa nagkakape ako, ubos na yung kape ko, naglilista ng mga o-orderin, tapos nagre-refill. Siyempre, i-check ko din, mga kasari, yung laman ng aking ref. Ayan. Kagabi kasi, guys, hindi ako ang nag-close ng tindahan. Si Jowa. Kaya, hindi siya marunong mag-refill ng mga ubos na tulad yan, oh. May bumili kagabi. Hindi siya nag-refill. So, gagawin natin, guys. Close muna natin to. Kukuha tayo ng C2. Coke mismo, tsaka isang grande. Yan, kuha tayo nito. Ipunin ko muna, guys. Tapos, kuha tayo ng hirap ng isang kamay lang, guys. Ayan. Balik natin para malinis tingnan. Ayan. Tsaka, C2 na lang yung kulang. Medyo bumubulong ako, guys, kasi may tao sa gilid. Ayan. Ang ginagawa ko dito, bago ko ilagay sa ref, is pinupunasan ko po para hindi magkaroon ng alikabok yung loob ng ref. Ito pong pagpupunas ko, mga kasari, ng mga inilalagay ko sa ref ay routine ko po talaga yan. Palagi ko yung ginagawa para hindi din po maalikabok yung mga ibibigay natin kay customer kapag bumibili sila. At para hindi rin masyadong madumi ang ref, syempre kapag maglilinis tayo, medyo mahirap maglinis ng ref. And ayan, magre-refill na ako ng mga ano and aayus-ayusin ko din yung mga paninda sa loob ng ref. So, ayan po, mga kasari, mostly yung routine ko every morning dito sa aking tindahan. Minimake sure ko na lahat ay naka-ready, nakapag-refill ako ng mga paninda, naglista ako ng mga o-ordering ko. Yan yung usual na ginagawa ko araw-araw dito sa aking tindahan. And I think ay tapos na akong mag-share sa inyo ng mga ganap ngayong Biyernes dito sa aking tindahan. Siguro magre-refill na lang ako, guys, ng mga sigarilyo dito sa aking cigarette organizer. So, hindi ko na ipapakita sa inyo, guys, kasi medyo mahaba na yung ating video for today. At ayun po, mga kasari, good morning po sa inyong lahat. At kung nagustuhan niyo po itong aking video for today, syempre, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. At pakihit na rin po ang notification bell para always po kayong updated sa susunod ko pang video. Bye, guys! Keep safe, everyone! Bye!